Pinaghahanap ngayon ang isang lalaki matapos makunan sa CCTV ang kanyang ginawang pambabaso sa loob ng isang subdivision sa Taguig City. Sa video, naglalakad ang isang babae nang lapitan siya ng lalaking nakasakay sa motor at kinausap. Tumugon naman ang babae at parang nagtuturo ng direksyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, bigla siyang hinipuan sa kanyang dibdib at dali-daling umalis. Ang sabi ng biktima na si Joanna, hindi niya tunay na pangalan. Pauwi daw siya noon galing sa bakery nang makita niya ang lalaki na dalawang beses umikot sa subdivision. Habang papunta siya sa akin, sabi niya, "Miss, ano, saan po yung address na ganito?" Nung habang tinuturo ko yung bahay, bigla niyang hinawakan yung dibdib ko. Nagulat ako kasi hindi wala sa kanya yung attention ko nandun sa address na tinuturo ko sa kanya. Bigla siyang humarurot na. Nakatulala lang ako ilang segundo. Siyam na buwan nang nagdadalang tao si Joanna, kaya't hindi niya akalaing mabibiktima ng sexual harassment ang mga buntis na kagaya niya. Hindi ko alam na may taong papatol pa ng, may mga lalaki pong papatol sa mga buntis na ganun para bastusin nila. Hindi yung para pagnasaan nila, ganun. Hindi naman nakakaakit ang may baby bump, di ba? Ganun pa. Ayon sa psychologist, may misunderstanding daw ang mga tao pagdating sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng sexual harassment. It's not about biological urges. Pinakamalaking portion nito ay violence. Violence against another person. It's also about power and control. May mga cases din tayo na sanggol or bata, mas weak sila. Yung isang tao na ginagawa ito sa kanyang kapwa, nakikita kanya as someone na hindi kayo pantay. Pero nang kumalat ang video sa social media, marami pa rin ang sumisisi kay Joanna dahil sa kanyang pananamit. Suot ko po noon loose na shirt. Naka-maternity shorts ako. Tapos naka-underwear ako. Tapos meron din akong maternity bra. Para talaga matigil natin yung ganitong klase ng harassment and even rape culture, no? Kailangan din tayo, as a citizen, meron tayong ginagawa. Halimbawa, call out natin yung behavior nila, kailangan natin matutunan yung pag-emphasize, lalo na dun sa mga victims. Kesa sabihin pa natin yung mga invalidations na baka naman kasi yung suot mo, naka-maiksing palda ka or short, or baka naka-sleeveless ka, etc. Sa Pilipinas, 3 sa 5 babae ang nakaranas ng sexual harassment minsan sa kanilang buhay. 70% din ito ay nagmumula sa mga estranghero. Pero sa ilalim ng mga batas na Safe Spaces Act, Anti-Sexual Harassment Act at Revised Penal Code on Acts of Lasciviousness, maaaring maparusahan ang sino mang magko-commit ng sexual harassment. Sa ngayon ay kumakalap pa ng ibang detalye si Joanna bago magsampa ng kaso. Sobrang gusto ko siyang mahuli kasi nagiging normal na lang sa mga lalaki kasi manghipo, mambastos, mangcatcall sa mga babae kasi alam nilang makaka-get away sila sa kaso na pwedeng isampa sa kanila. Yung stigma kasi ng mga lalaki, gusto ko ayoko nang matuloy-tuloy yan eh. Kamakailan, nag-viral din ang meme na ito kung saan pabirong sinasabihan ang mga babae na magsuot ng bra kapag tatanggap ng deliveries. Walang kinalaman dito yung kasarian, walang kinalaman dito kung ano yung itsura mo, kung ikaw ba ubuntis o hindi. Kasi it's about yung paano nila i-exercise yung ano nila yung kanilang power, yung control, yung domination. Basta alam niya na kaya niyang gawin yun sa'yo, gagawin niya din yun talaga sa'yo. Matagal nang pinag-uusapan ang sexual harassment at matagal na rin hindi napapatay ang kultura ng paninisi sa mga kababaihan sa tuwing sila ang naaabuso. Panahon na para ilugar natin ang paninisi sa kung kanino ito nararapat. Ako si Izzy Lee, I stand for truth.